Okay, so I would like to introduce Flipgrid as one of the edtech tools that we can use for our distance learning mode. So marami na siguro sa atin ang gumagamit nito kasi hindi naman to first time na pinresent ng CILP ang Flipgrid. So for those who have used Flipgrid before, after ng session, we will offer you the chance to share your best practices. Ayan, okay. So ito yung Flipgrid. Nakita nyo green yung background niya. And then ang ginagamit niya na icon ay yung bilog na may cross na puti. And Flipgrid is all about student voice empowerment. Ayan. Three simple things na we should bear in mind when we use edtech tools for our classroom. Una-una, we make student thinking visible. Second, we give every student a voice. And lastly, it can be easily shared. So ito yung tatlong bagay na pwedeng magawa ninyo using Flipgrid. So marami kasing concerns din sa atin when it comes to online platforms. Like sa school book. Ang isang concern ay yung estudyante nga ba talaga natin ang sumasagot? O baka ibang tao ang nasasagot or copy-paste ang sagot nila sa essay or sa discussion? And then, dito sa Flipgrid, since video platform ito, ang gagawin nilang response is video response. So it will be them talking. Ayan, so in Flipgrid, we are giving every student a voice. Ayan, so hindi na pwede. Pwede sigurong yung sagot nila in, you know, in the video platform. It could be an answer taken from a website or from a friend. Pwede naman. Pero we can also configure our Flipgrid to limit it to only, like, the minimum is 30 seconds. In that way, kung saan man nila nakuha yung gusto nilang sabihin or yung kasagutan nila, nasa kanila na rin yan how they are able to capsulize those things, to summarize those things in a few words. Ayan. So with Flipgrid, you're also giving each student a voice. Unlike sa classroom where time is limited, ang nalagi lang nagsasalita dyan ay yung mga ano, gusto magsalita talaga. We have very active students na most of the time, sila yung kumukuha ng oras. Sila yung nagsasalita, nagsasabi. So may ibang estudyante na hindi talaga nakapagsalita. With Flipgrid, everyone has a voice. And also with Flipgrid, they can easily share their work. Ayan, so three simple things. Where can I start my Flipgrid adventure? Ayan. So, madali lang. Saan pupunta? Flipgrid.com. Ayan. So, i-type nyo lang sa inyong URL, flipgrid.com, at ito yung makikita nyong interface. So, empower every voice. And, to sign up, meron dito sa may upper right, educator sign up. So, you just click that. Meron din dito sa baba, educator sign up. Click it and then enter your LaSalle email. And then you're in. So how does Flipgrid work? So ang kagandahan sa Flipgrid, they made it very simple to use para sa lahat. So hindi mo kailangan maging techie para magawa ang isang Flipgrid. So once inside, ito yung makikita nyo. So ngayon, blank background muna. Don't worry, mamaya mag hands-on tayo. Okay? So first na makikita nyo ay new grid. So since first time pa lang na pumasok, we have to create our grid. So, ayan. Okay. So click nyo lang yung new grid. So what is a grid? Ito yung kung sa school book, ito yung ating class or course. So dito sa grid, dito natin ilalagay yung ating lessons or topics.
So a grade is the home for your class in Flipgrid. Ayan. So when you click create a new grid, ang makikita nyo ay, let's make a grid. So yung title, name your grid, pwedeng, for example, if you're handling, for example, art appreciation. So ang nilalagay ko, yung klase ko, I have 4 classes ngayon sa art appreciation. So ang ilalagay ko dyan, I create one grid for each class. Para sila-sila lang din yung nakakitaan sa grid. Ilalagay ko rito, for example, Psych 22 Art Appreciation. That would be the name of my grid. Okay? Tapos, select a grid type. So sa atin, ang pipiliin natin ay school email. And then here, when you click school email, itatype nyo lang yung at dlsud.edu.ph. Okay? Ayan. Tapos kung ito naman, yung student ID, ito yung sa mga schools na walang school email. So, ito yun. So, kung meron kayong ibang schools na tinuturuan, like sa mga part-timers natin, so, kung wala pong school email yung school nyo, pwede ito, student ID. And for professional learning networks, click public NPLC. So, ito po yung hindi kasama sa organization natin. And then, kung meron po kayong i-present na topic that involves other teachers or other personalities na outside the organization, pwede pong gagawin ay public and PLCs. Okay? So, once done, then the Flipgrid is created. Yan. So, yun na yan. Wait lang. Mababalikan ko yung... May babalikan lang ako. Ayan. Dito po sa baba, sa may kanan, ito pong create a flip code. You can personalize your flip code. So, pwede nyo pong baguhin dito. For example, since Psych22 yung nilagay ko na name ng grid, ang ilalagay ko rin dito sa baba, yung create a flip code is flipgrid.com/Psych22 para madaling matandaan. Okay? And then I'll just click next. Pag-click ng next, then your grid is ready. Yan, isa na yan. Ang kagandahan dito sa Flipgrid, if you're using Teams, pwede nyo siyang isave sa Teams directly. Ayan. So, i-click nyo lang yung Teams and then malalagay na yan sa inyong Teams platform. Also, itong yung icon na to. Ano yung icon na to? This is embed code. So, pag i-click nyo to, you copy the code and then paste it in your schoolbook class. And then, easy access na yon. So, ang students natin, if they want to go to Flipgrid, they don't need to go to the URL. They will just click the site that you have or the grid that you have embedded in schoolbook. So, mas madali. It's easier access. Okay, so what's next? Next is, in your grid, you add topics. So, dito na yon. So, kung ang classic, for example, art appreciation, I don't need to create a topic for all the topics that I have in art appreciation. Hindi naman kailangan. Siguro pipili na lang ako ng mga topics na kung saan kailangan mag-share ng student, share about a reflection or an artwork that they did at home or in the classroom. So, yun. So, piliin nyo na lang po yung mga topics na gusto nyo i-create within your class. So, marami pong pwedeng gawin. Sandali. Mamaya, i-share ko sa inyo kung ano yung pwedeng gawin in a Flipgrid. So, ito po yung topic na ma-create. So, ayan. Click nyo lang po yung add new topic. Okay. Next. Ayan. So, you write the title of the topic. So, for example, yung ginawa ko sa klase ko ay gumawa kami ng sculpture.
So ito, it is a group sculpture. So ang naging title dito ay sculpture. So ganun lang kasimple. And then itong recording time, the minimum that you can use is 15 seconds. Maximum ay 5 minutes nakalagay dito. Pero they have upgraded it to 10 minutes. So maraming gusto magsalita more than 5 minutes. So 10 minutes ang pinakamahaba ngayon na, na pwedeng gawin in a topic. And then ang prompt is a question or instruction. So anong gagawin nila in this topic? For example, share your experience about the sculpture creation. And what difficulties have you encountered, etc. And you can also add resources to motivate your students. So pwedeng maglagay ng video from YouTube, pwedeng maglagay ng picture. You can also record a video, yung sarili mong video na nagbibigay ng instruction, pwede rin yan. Ang topic tip is an encouragement phrase for your students. So siguro ano, para mawala lang yung kaba nila kung first time silang magsalita sa video. Pero marami naman siguro dyan na nagti-TikTok. So hindi na siguro sila kabahan pag Flipgrid na. Ayan. Or marami dyan na anong tawag doon? Nagsiselfie. So, ito yung Flipgrid. Ito din yung isang platform na kung saan at home na yung mga bata kasi para siyang social media platform na rin. Okay. So, next. Okay, so students respond to topics by capturing or uploading short videos that are shared in your community. So paano sasagot yung mga bata? Lalabas ngayon yung green button, yung green na may cross na puti. And then i-click lang nila ngayon, i-click lang nila yung icon na yon to post their answers. Okay, ito yung the best na ginawa ng Flipgrid ngayon. Ito yung bagong feature nila, yung camera. They have made it more powerful para yung students natin and teachers na rin ay hindi na maghanap ng iba pang video platforms. So hindi mo yung ibang estudyante kasi ang kanilang concern ay hindi sila magaling pagdating sa video editing. Or yung laptop nila ay walang Adobe or walang ano pa yung mga magagandang video platforms for video editing. So with Flipgrid, you don't need those platforms. Ito pinadali ng Flipgrid. Ito yung pwede nyong gawin sa gamit ng Flipgrid camera. Hey everyone, Jess here, and I want to show you 6 features of the Flipgrid camera that you and your students can use to take the creativity of your videos to the next level. The first is text, emoji, and inking, and you can do this one of 2 ways. You can create what you want before you record, or you can create while you're in the recording phase. Any of these features work while the camera is rolling. Next is one of my absolute favorites, whiteboard or blackboard mode. This creates a blank canvas where your students can use any of the features that I mentioned earlier. Text, digital inking, and emojis all work right there on the whiteboard or blackboard. Third is the stop motion video. This can be done by starting and stopping the camera multiple times while recording by pressing the pause button. Next is uploading. Click these 3 dots next to the record button and students have the option to upload a video. This allows your students to create elsewhere and then app smash them into Flipgrid. Also in those 3 dots is the screen recording option. Students can share their screen and bring presentations to a whole nother level within Flipgrid. And finally, the last feature happens in the review step. You'll get there by clicking this next button. You can trim or rearrange clips in order to fit your creativity needs. We can't wait to see what fun and creative ways you and your students use these features of the Flipgrid camera. Ayan, the best, di ba? Oops. Oh, okay na. So, to show you kung ano yung sinabi niya kanina. So, pag click nyo ng green, yung round green icon. Ito yung makikita nyo. So, this is the Flipgrid camera. So, dito sa baba, andito yung record button.
And then here you have, sa tabi niya, nandun yung flip the camera, and then pwede mag-upload din ng picture. Yung picture, kung meron nga pala kayong picture sa laptop, pwede niyo siyang gawing sticker. So pag i-click niyo yung upload a picture, sasama siya doon sa yun, doon sa monitor, sa monitor niyo, at para siyang sticker na mag-stick doon. So pwede siyang gawin kung merong gustong for example, sa art appreciation, kung merong kayong gagawing art critic. So yung picture, so ni-ready na ng student yung picture sa laptop niya. Pag nag-start na ng recording, i-upload na lang niya yung picture. Then sa tabi niya, makikita yung artwork na gusto niyang i-critique. Ayan. Okay. So, and then, ito pa. Pwede rin yung mag-add ng sticky notes. So, kung, hindi mo kailangan na may notepad ka sa kamay mo para, you know, to give you pointers. You can add sticky notes dun sa inyong camera. Hindi po yan makikita sa recording. So, kayo lang po nakakita niya. So, pwede kayong magbasa ng inyong pointers dun. So, parang idiot board. Ayan. Okay, and then meron timer din siya sa taas. So malalaman mo kung ilang minutes na lang natitira. And filters. So yung filters pwedeng ano, may warm, may cool, may super warm, may super cool. And then meron din siyang pixelated format. So may mga tao na ayaw nila yung nakikita yung mukha nila na yung diretsahan talaga. So gusto nila yung parang ano, pixelated siya. So, yun, nagsasalita pa rin naman pero pixelated. So, I give my students that option kasi I cannot force them naman to show their faces kung ayaw nila. And then, yung text overlay, so pwede rin pwede mag-type dito sa inyong screen. So, kung ang topic nyo ay art critic, so you type art critic. Then, lalabas po yan dun sa inyong monitor. Okay, and then digital inking. So, nakita nyo yung whiteboard and blackboard mode. The best yun sa math. O, sino yung nagtuturo ng math? So, i-click nyo yung whiteboard or blackboard and then write. And you can also do that for your students. For example, meron kayong problem and then yung math solution, gusto nyo pakita ng estudyante. Then, gamit ng Flipgrid, they can use whiteboard or the blackboard. O, di ba? Okay, ano pa? Okay, so pag i-click nyo yung record button, hindi po yan agad-agad na po-post. So, meron po siyang preview. Kung hindi nyo po gusto yung na-record nyo earlier, pwede nyo po siyang ilagay sa garbage. Delete, and then gawa na lang uli kayo. Now, if you have, nabanggit kanina na you can crop it. Diba? Pwede nyo i-edit. So, kung medyo yung umpisa hindi nyo gusto, pwede nyo tanggalin. Or yung may nabanggit kayo sa gitna na hindi nyo gusto, pwede nyo rin pong tanggalin yon. So, i-crop nyo, i-edit nyo yung inyong video before clicking the next button. So, make sure you click. Make sure na ready na yung video nyo before you click your next button. And then, so yung next niyan, i-click nyo lang. When you're ready, ang next na hihingi niya sa'yo ay selfie. So, i-click nyo yung next, so hihingi ng selfie. Yun ang magiging thumbnail ng video nyo. Ayan, okay. Mamaya, try natin lahat yan. So, how do you Flipgrid? So, paano gamitin ang Flipgrid sa classroom? Okay, like I mentioned, art appreciation, ang ginagawa ko, poem reading. Ayan. So dito, short videos lang ang sa Flipgrid. So, ito yung gustong-gusto ko sa Flipgrid. So, poem reading, basahin lang nila yung poem nila. Tapos, okay na. Art critic, flip hunt. So, they can also use Flipgrid para maghanap ng artworks na nasa loob ng bahay nila. It was a great activity kasi may mga estudyante ako na nagsabi nila, ngayon ko lang napansin na may artwork pala kami sa bahay. Ayan, so parang araw-araw na nilang naikot sa bahay nila, parang hindi nila napapansin. So may artworks pala. Ayan, and then storytelling. Diba? So ngayong ECQ, instead of using Teams na virtual kayo, yung virtual session na synchronous, with Flipgrid, pwede siyang asynchronous. So, just throw a question, siguro, kumusta kayo? How are you dealing with the ECQ? And then the students can just share anything they want. Yeah. So sa metaphysics class, nagamit ko rin siya. Lalo na sa philosophy we're in, we really need to share our
our views. So yung reading response, digital na. So we don't write anymore our essays. Sinasabi na yung reflections. And we can also have debates in Flipgrid. Ang kagandaan sa Flipgrid kasi, andali, nawala ito, lumipad. Okay, anyway, mamaya babalik din yan. Sa French class, the best. Kasi dito napapractice yung kanilang French. Ayan. Okay? So, medyo nag-aalangan sila sa umpisa, pero okay lang yun. Sinasabi ko naman lagi sa students ko, huwag kayong maging conscious sa pronunciation sa French. Kasi pag pronounce nyo yun, sa mga taong hindi naman nag-aral ng French, akala nila yun na yun. So yun, yun lang. So salita lang salita, don't be afraid of creating mistakes. So sa Flipgrid, it's really a big help. Ayan, so pwede siyang oral exam, graded recitation, then weekly journal, ano pa ba? Asking questions, ayan. So I post a question in Flipgrid and then they answer in short videos. Ganun lang. San pa? Okay, ito pwede rin. Pwede nyo rin i-post to sa school book. At the end of the semester. Ayan, so think back over the past year. So, jot down some memories and some wisdom you'd like to pass on to the next class. So, ito yun. Yan. I-post nyo yan sa Flipgrid nyo, sasagutin ng estudyante yan. And yung one piece of advice for the next class, you can show it for the next class, next semester. Ayan. So, magandang advice yan from students to other students na who will be under you. So, remember and reflect. And then, ito pa. So if I want to know more, saan ako pupunta para makahanap pa ng ibang stories, ibang paraan sa paggamit ng Flipgrid. So sa Flipgrid site, merong tinatawag na Flipgrid Disco Library. So here you have 5,000 plus educator created ready to use topics. So sa Flipgrid pwede mong kung binuksan mo yung isang topic, pwede mo siyang gamitin copy to your class. Ayan, so i-ano mo na lang, i-edit mo na lang para akma siya sa inyong klase. At sa akma sa Pilipino. Ayan, so 5,000 more. Di ba? Kung wala kang inspiration today, hindi mo alam kung anong gagawin. You'd like to use Flipgrid, pero wala kang maisip kung ano bang gagawin namin. Dito, be inspired sa Flipgrid Disco Library. Nasa flipgrid.com po yan. Okay, and then meron pong Educator's Guide to Flipgrid. Sa school book, after this session, bibigyan namin sa inyo yung access code doon sa EdTech Thursday. And when you're given your certificate, you'll also be enrolled at the same time sa Flipgrid course na meron sa school book natin. So ito pa din yung balik-balikan. Okay? If you need to know more, if you don't want to review kung ano ba yung Flipgrid, so there. Okay, now yung hands-on, punta tayo ngayon sa flipgrid.com. So just type flipgrid.com. And this is it. Okay? So this is free. Wala pong subscription fee dito. So libre po ito para sa ating lahat. So kung first time yung gumawa ng Flipgrid account, click nyo po yung educator sign up. Okay. Now, sa akin, since meron na po ako, I will just click Educator Login. Ayan. So, sa Educator Login, meron Google and Microsoft Login. So, I'll click Microsoft. Ayan. So, ito po yung grids na nagawa ko for my classes. So, meron na akong 22 grids. So, ayan po. So, ayan. You can make, wala pong limit sa paggawa ng grids.
So kung gusto niyo 100 grids gagawin niyo, wala pong problema doon. Yeah. And then sa grid, sa isang grid, you can create as many topics as you want. Yeah, you just click add new topic each time. And so ito po yung mga topics na create ko. And then you can embed it in Schoolbooth. Now, I'd like to share with you itong daily check-in na ginawa ko. Bago lang to, April 16 ko lang ginawa. Kumustahan lang, hindi naman talaga required yung mga estudyante. So ang tanong ay, hello, how are you? What did you do today? What made you smile? What are you looking forward to? So far, I've got 4 responses. Siyempre, nauna muna ako. And then, eto. So, since April 15, may 4 pa. So, eto, kumustahan lang. Papawala din ng stress. Inabi ko naman na hindi to graded, so you can say anything you want. Ayan. So, you can do that. Pwede niyo pong gawin yan sa mga klase niyo, daily check-in. Okay? So, once na-login, ito po yung paggawa ng grid. So, click nyo lang po yung add new grid. Okay? And name your grid. So, ilalagay ko lang muna since sample lang naman siya. Sample grid. And then, I'll choose school email. And then here, create a flip code. So I can customize it. Ilalagay ko lang sample. Ano bang date ngayon? Oh, not available kasi maraming sample. Lagyan ko na lang ng date. 4/16/20. Ayan, available siya. So April 16/20. So next, I'll click next. And then here, add school email. So at dlsud.edu.ph. Okay, so since school email ang pinili ko na grid type, school email ang ilalagay ko. And then, click next. And then your flip grid is ready. Okay? Now, paano ko siya ilalagay sa school book? Okay, so I'll go to school book. Ayan. Nagluluto misis ko. Lapit na lunch. Okay, so punta ako ng school book. So, for example, saan ba ako pupunta? So, dito, for example, dito. So, I'll go to a lesson. Sa lesson, I click add, and then page, so Flipgrid, I'll type the title, Flipgrid sample, para malaman ko kung ano to. Okay, so this is the page section that I've created in my lesson. I click edit. And then I'll go back to Flipgrid. So, ang pipiliin ko yung copy embed code. Okay, para ito yung ilalagay ko dun sa aking lesson. So, I'll just click it. Click. Pag na-click nyo yun, automatic copy na po yun. So, wala na pong lalabas na iba. Huwag na kayong maghintay na may lalabas dyan. So, okay na yun. Click nyo lang siya. Then, pupunta kayo sa page. Then, go to source code. Katabi po siya ni Smiley. So, yan. So, madali pong hanapin si source code kasi may kapitbahay siyang laging nakangiti. Click source code and then paste. Ayan. So, ito po yung embed code na kinopya natin from Flipgrid. Then, save. So, there. So that's the fifth grade. Okay, and then save. Ayan. So, since embedded na siya sa lesson natin, yung student natin, they don't have to go to another browser
tightlyfit.com para pumunta dun sa create natin na Flipgrid. You don't have to do that. You just click login with Microsoft. Click login with Microsoft. And then since I'm already logged in with my Microsoft account, diretso na siya. Ayan. So ito yung grid na create ko. Okay? And every grid that you created, laging may first topic na nilalagay si Flipgrid. So meron na yan. Para pa umpisa lang. So ito yung sinasabi niya. Welcome to Flipgrid. Tap the green plus below to open the Flipgrid camera. Then record a short video and say hello. So ito yun. So i-click lang nila yan. So what happens? Loading. Okay. Allow. Allow your camera. Retry camera. Bakit naka-block? Wait lang. Nasa taas. This page is accessing. Continue allowing. Yes. Done. Loading. Flipgrid wants to use your camera. Ayaw niya. Bakit? Okay. Alamin natin yan mamaya kung bakit. Binigo mo ako, Flipgrid. Okay. Next. Go to your grid. So, here is the sample Flipgrid. So, if you want to add a new topic, click add new topic. Here, write the title of the topic, sample 1. Ayan, so nakita nyo, ngayon, ang recording time, ang maximum ay 10 minutes. So, pwede po itong gamitin ng teacher as a ano, lecture area. So, dito po kayo mag-discuss ng lesson nyo. Siguro, less than 10 minutes, pwede na siguro yun. Isang topic lang. Diba? So, pwedeng 5 minutes. And then, ang sagot ng bata, kung ano po yung recording time na sinet nyo, yun din po kadami ang pwede nilang sabihin. Ah, kahaba pala, sorry. Ayan. So, kung iset natin siya ng 10 minutes, ayan. And then, as a prompt, watch today's on and leave and post your questions on the topic. And so you're giving them 10 minutes. Okay, you can upload a video to generate more interest to motivate them, etc. And you can click create topic na. Now if you click more options, ito po yung lalabas. So, sa lalabas pa yung mas marami pang features na pwede nyo gawin. So, this is topic tip. Okay, topic tip. Here the first thing that comes. That comes to your mind. Or, sort of that you can think of. That you can think of. Ayun, ganun lang. Or, chill. Ayan, okay. Dito sa topic status, ito, feature link. Kung yung topic nyo ay merong related article na merong kayo nahanap na website that would support your topic, supplement your topic, you can copy and paste the link here. So, pag after nung lecture, video lecture nyo, the students can click the link and read more about it with your feature link. Okay. Now, ang video moderation, pag naka-on po yan, yung video replies ng mga students will not be shown immediately. Okay? So, this is good if you want students to give their original thoughts. Yung hindi bang
yun bang hindi mo na sila manood and then tsaka sila magbigay ng sagot nila. Ayan. So pwede rin to na wala silang ibang matingnan na idea kung paano ba magtanong, magsagot. So pwede po yung video moderation. So ikaw lang po yung nakakita ng video replies ng mga students. Sila hindi nila makikita yon. Makikita na lang nila yon once you enable it or you activate it. So makikita na nila yan. Ayan. Ako minsan, I vary it. So may mga grid topics, flip-flip topics ako na merong video moderation, meron ding wala. Yung ibang students, natutuwa sila na walang video moderation kasi at least, di ba, nagkaroon daw sila ng confidence na magsalita upon viewing the videos of their students. So, ayan. So, pwede naman ano yan, pagpapalit-palitin ninyo. And then, allow student replies. And then, ito po yung launch and freeze dates. So, the launch date is the day you created your Flipgrid. And then, the default is never. Wala siyang due date. Wala siyang freeze date. Pero kung gusto niyo pong limitahan yung duration, so you can click it. And then, so siguro kung 1 week lang siya, or until April 30, pwede niyo po ilagay up April 30. So after that, mag-freeze na yung topic, so hindi na sila pwedeng mag-post ng videos. Ayan. So video editing, yes. Enable. Attachment link, enable. Video title, enable. View count, yes. Sticky notes, yes. And likes, yan. Di ba? Mahilig mag-like yan sa FB tsaka YouTube. Allow it. Yan. Okay. Para mas, ano, mas maganda yung palitan nila ng kuro-kuro. Okay. Ngayon, ito yung rubric sa Flipgrid. If you want to grade, so may graded recitations. So ito yung basic feedback. Okay, Flipgrid, so you can grade the ideas and the performance. Pwede rin sarili niyong rubric. So, custom feedback. So, you can click add criteria. Ayan. Attention, knowledge, pronunciation, videography, you can add, you can edit. Okay? Ayan dito. So, yung isang faculty narinig ko, isa sa criteria niya, yung sa performance, ay yung pananamit. Kung ano yung itsura pagdating sa video. So, kung gusto niya naka-corporate attire. Yan, di ba? Hindi ayaw niya yung mga nakasando lang pag sumasagot sa video. Yan. So, nasa inyo na po yun. Kung hindi naman siguro kailangan corporate attire. Depende kung defense. So, di ba? Pero kung ano lang, siguro yung kahit t-shirt pwede na siguro. Depende sa topic niya yan. Okay? So, yun po yun. O, yun na lahat. Then, create topic. So, click nyo na po yung create topic. Now, your topic is ready. So, here. So, ito uli. Copy embed code. Kung gusto nyo na sa Teams sila mag-access, you just share it to Teams. Okay? Ngayon, kung yung topic ay gusto nyo gawin yung assessment. Okay. So, dito sa sample lesson ko, I create essay. Pwedeng essay. Usually, I use offline. Pero pwede rin naman essay. So, for example, kung essay, sample lang. Title nyo Flipgrid. Wait lang. Flipgrid. Uy, ayaw mag-type. Wait lang. Ulit. Kadalasan ang gamit ko offline. So hindi ako nag-essay. Niloloko ako ng schoolbook ko yun ah. Uy. Ayan, ayaw niya. Hanapin ng iba. Offline. Ayaw din. Refresh. Pagdating sa Flipgrid, ang limit lang niya ay ang ating imagination at creativity. Ayan. So, Flipgrid reflection. Okay.
So participation, ang start ko ay 16. Deadline ko, kung ano yung nilagay ko na deadline sa Flipgrid. So 30. Okay, done. Okay, I'll go back to my Flipgrid topic. I'll copy the code. And then, source code ulit, katabi ni Smiley. Paste. And save. And then, save ulit. Ayan, so nandyan na siya. So, ang gagawin lang ng students is to log in with Microsoft. They can use their phones gamit ito. Kung wala silang laptop, they can use their phones. So, madali nga gamit ang phone. So, ayun na yung topic. Try ko kung gagana na yung camera ko dito ngayon. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin niya. Okay, so doon na lang ako magsasagot sa Flipgrid. So, pwede yun. So, kung estudyante, kung nangyari sa student niyo na hindi gumagana doon sa school book, they can go to the Flipgrid website. So, record a response. Allow. Ah, okay. Kasi naka-Teams tayo. Sorry, yun pala yun. Kaya pala hindi gumagana yung aking camera kasi isa lang palang camera. Anyway. So, pasensya na hindi ko maipakita sa inyo yung camera kasi ang gamit ng camera ko ay ano. Oh, wait lang. I'll turn off my camera so that Flipgrid can use it. Refresh ko lang. Let's see. There you go. Ayan. Okay. So, ito po yung nabanggit kanina na filter. Nilagay na pala nila sa baba. So, filters. So, I can choose from warm, cool, super warm, super cool, Old Town, pwede ring black and white, super black and white, and ito yung pixel. Ayan, o, diba? Parang ano, eyewitness. Okay. So, gusto ko Old Town kasi ano na. Tapos text. So, pwede kang mag-type ng text. So, here. Hello. Uy, wrong spelling pa. Ayan. And pwede mo siyang ilagay kahit saan. Hello, pabaliktad. Okay, and then you can add stickers. Sino yung paborito niyong stickers? Ayan, happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday ngayong buwan ng Abril. Yan, ano pang pwede natin gawin dito? So, drawing. You can draw something like, for example, sombrero. Yan. So, pwedeng mag-draw. Pwede rin yung whiteboard. Nabagit kanina, whiteboard and, sorry, blackboard. Ayan, okay. Sabihin nyo sa estudyante nyo, prove that 12 plus 3 is equal to 15. Oh, ayan. Sige nga. Bakit ang 12 plus 3 is equals 15? Sa mga estudyante, ganun din ang gagawin nila pag nag-record sila ng video. So, magiging sagot nila nyan ay... Paano ba? Tulungan nyo ako, Matt. 10. Sir, kasi ang 10 plus 2 ay 12. At ang 12, kaya ang 12 plus 3 ay 15. Ay, hindi na makita kasi may drawing ako rito.
Tarang! Okay, so pwede siya. So, maganda kung iPad ang gamit, no? Yung may stylus. Okay, pwede rin Blackboard kung ayaw nyo ng white. Kung sakit sa mata yung white, di Blackboard kayo. Clear boards. Okay. Click na lang clear boards to go back to your recording. And then, ito yung pictures. So, add a custom sticker. So, ito yung pictures na pwede nyong makuha from your files. So, it could be a PNG or JPEG format. Tapos, lalabas dito yan. Para, ano, hinahanap na tayo ng picture na pwede kong ilagay. Okay. Since Flipgrid, kwentuhan natin. Nilagay ko si Flipgrid. Lalagay ko siya sa tabi. Ayan. Oh, di ba? Ganda. So, may picture akong ilalagay doon sa side. And, yan, habang nagdi-discuss ako, ito yung sasabihin ko. So, ito po yung pag-usapan natin today, Flipgrid Classroom. Okay. And, eto, ready na lahat. Pwede nyo gawin to. I-ready nyo muna lahat before you click the recording button. So, na-ready ko na lahat. Now, I will start recording. Ayan, okay na. So, blah, 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 blah. So, class, today, ang gagawin ninyo ay i-prove kung bakit 12 plus 3 is 15. And also, for today's class, I will be talking about Flipgrid Classroom. Okay? So, kung tapos na, di ba, ayaw nyo. Okay, stop. Hindi nyo nagustuhan yung sinabi nyo nung una, parang hindi, ano, iba dating. So, click nyo lang po yung redo button. Okay, click nyo lang po ito. And then, are you sure you want to delete this clip? Click confirm. Okay? Pero kung gusto nyo naman siya, so, click nyo na lang yung next. And this is where you can edit. Blah, 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 blah. So, pwede nyong i-edit yan. So, hindi nyo nagustuhan yung umpisa. So, gusto ko mag-start yung video dito banda. And then, yung ending ganito. Mahaba na masyado siya. O, ganyan. So, that's how you can edit your clip. O, tapos na agad. So, yung mga hindi nyo kailangan sa inyong lecture, pwede nyo yung siyang i-edit. And then, confirm. Okay? Now, you can add more videos. You can upload videos to support your recording. So, click mo lang dito yung add more. And then, next. Ito yung last step. So, create, take a selfie na magiging thumbnail ng inyong video. So, dito sa baba, nakikita nyo, emojis, people, and accessories. Pili ako ng accessory. Gusto kong ilagay dun sa aking selfie. Ano bang magandang accessory dito? Ayoko ng balbas. Meron na akong balbas. Long hair na lang. Ayan, ito. Long hair. Ayan. Magkasya. Pangit. Sa pa. Ito na lang. Yan. Okay. Headband na lang, headband. Ano yan? Headband? Ito na lang, ito na lang. Flowers na headband. Ah, headband. Asan nga, patingin. Pwede rin, pwede rin. Ano ba yung headband dito?
Ito, green. Ayun, no? Wala bang Avengers, sir? Walang Avengers? Corona Avengers? Corona. Coronavirus. Oh, ito. Ayan, corona. Corona na lang. Ayan, the best. Ayan, salamat sa suggestion. Napapanahon. And then, click camera. And then, next. Okay. So, yan. Prepare lang niya yan. So, display name. Anong gusto niyo yung pangalan na nakalagay dyan? So, pwedeng nickname. And then, ano? Crown. Coronial. Crown. Ano? Ano? Coronial po. Coronial? Kung mayroon coronial baby, coronial prop naman. Ah, okay. Group ba, sir? Tama ba ang dinginig ko? Prof, professor. Ah, prof, coronial. Oh. Oh, diba? Kasi may millennial, no? So, hindi na millennial ngayon, coronial. And then, click nyo submit video. Yay! Okay na. Complete. So, there. So, nandun na yung video niyo. Ayan. Okay. Ano pa? Ayan. Okay. So, this is the access codes for the college and the senior high. So, make sure before we end the sessions or really drop the meeting, make sure to enroll na lang po with our school book courses for your certificates. So,